Hello guys, good morning, welcome sa MAVS. So another unit testing tayo for today. It's the Lancer Tactical LT-30BA G2ME. So itong mga ME na to is the full metal version ng Lancer Tactical. Okay, so for the Lancer Tactical nga pa lang, meron na lang tayo is the LT G3 polymer and the LT G2ME. So wala na tayo nung regular version na G2 yung polymer, so wala na tayo nun, okay? And for the Lancer Tactical units, lahat ng Lancer Tactical natin nasa clearance folder na. Which means, for the original folder, wala na lahat yon. Okay? So, doon na kayo dumirect sa clearance folder natin. Okay? So, let's start with the features nitong Lancer Tactical. Isa-isay natin. So, it's a full metal unit, nabanggit ko kanina. Assembly, front assembly is around 11.5 inches metal. M-lock. So, M-lock yan. With M markings. So, MI yan. MI. Hindi lang siguro binuo. Okay? So, barrel is around... inner barrel is upgraded. Naka-tight barrel na siya. So, it's around at 6.03 diameter. So, sa haba, I think it's around 363 or 300mm kung hindi ako magkakamali. Okay? So, FPS is around 400 to 420 out of the box. And then, for the receiver, so, ang receiver niya is 8mm na reinforced gearbox with quick detach system. So, meaning, yung feature niya na quick detach, dito lang natin ma-access dito sa likod, yung spring. Okay? So, yung spring, pag binuksan mo itong buttstock, in-adjust mo, tinanggal mo yung screw, makikita mo na yung spring or ma-access mo na yung spring. So, mas madali na yung palitan ng spring. Okay? So, for the chamber is rotary type. Okay? So, yan pula, yan ang chamber. Okay? So, it controls the trajectory and yung spin cycle ng BBs. So, mahalaga itong ina-adjust. Okay? Para doon sa mga newbies, ha, adjust nyo muna yung hop-up para mas maganda yung lipad ng bala. Okay? So, it's a upgraded high-speed motor na with ball bearing spring guide. So, naka-upgrade na yung, or yung motor is designed for higher or high-speed. Hindi siya high-torque, naka-high-speed siya. Okay? So, meron din siyang electronic trigger unit or ETU. So, ano ba yung ETU? So yun yung trigger unit na nagko-control or nag-aano sa battery or sa trigger response. So at the same time mali pala, MOSFET pala yun. So for the trigger unit, yun yung nagko-control do sa bilis nung trigger response. Okay? So mamaya makikita natin yan for the performance. Okay? So naka-flat trigger na rin siya, guys, and enlarged trigger guard. So, ito. So, metal trigger guard. Okay? So, titest natin ngayon. I-check natin kung ilang, kung ano yung performance niya. And for the battery and charger, guys, wala pala siyang kasamang battery and charger. For this G2ME, doon sa G2 na regular, may kasama. Okay? Pero since wala na tayo nun, wala na kayong option. Okay? So, ano ba yung kasama niya pa? Ito, BBs. Meron siyang kasamang 1,000 shots na 0.20 precision Lancer Tactical BBs. And sights. So, hindi lang naka-attach dito. Okay? So, for the magazine pa lang, kasama niya is a mid-cap 120 rounds metal magazine. Ito. So, kailangan niyo ng BB loader to fit yung BB dun sa magazine. Okay? So, test natin. And check natin kung ano yung performance niya in FPS out of the box. Actual FPS. Firing. 401. So, nakalagay dito sa box is 410 FPS. Teka. Ayan. So, 410 or 400. 410 yung nakalagay sa box. So, 401 to. Okay, so kanina rin nakalagay do sa ETU. Ito, papakita ko sa inyo yung trigger response. So, very,
what do you call this, sensitive and mabilis. Okay, full auto natin. Okay, so yun, nakita niyo yung performance, diba? Yun yung ano, effect nung ETU. So doon sa mga non-ETU units, pansin nyo, hindi siya, or malalim yung ano niya, energy response niya, or medyo hindi sensitive, gaya ng mga nasa naka-ETU. Okay, so again, this is the Lancer Tactical 30 LT30BA. Thank you kay Sir Carlo for this unit. Okay, so na-test na natin. So guys, for other units like ganitong unit, Lancer Tactical, check nyo na lang yung clearance folder natin. Again, huwag na kayo pumunta dun or dumirect dun sa original folder ng Lancer Tactical kasi hindi nyo na siya makikita dun. Or wala na lahat yun. Makikita nyo siya sa clearance folder natin. Okay? So yun, thank you kay Sir Carlo, and open yung store natin today, 10 AM to 6 PM. In case na may mga tanong kayo regarding units, PM lang kayo. Thank you.